Yo, what is up mga kaubayan? Kumusta? Mapagpalang araw nga pala sa ating lahat. And of course, magandang buhay ho sa ating lahat mga kaubayan. Panibagong araw na naman, panibago namang makabalbalan ng ibang kampong at ipag-usapan mga kaubayan. And of course, wala na mahabang intro pa. You'll already know who this is. Si Sir Ivan na naman mga kaubayan. Nag-iingay sa inyong mga cellphone at sa inyong mga TV. Yes, po si Sir Ivan mga kaubayan, ang pinakabulol na vlogger sa mundo na YouTube. Siyempre, nakilala niyo rin si Sir Ivan mga kaubayan, nanongurot po ng mga salot ng lipunan at sa iyong mga membro na mga ok-ok at sa iyong mga virus na mga utak mga kaubayan. Kasi dapat na natin silang kurte araw-araw kasi puro ho yan mga pasaway. At alang nabibigay po na problema sa Pilipinas at saka literal mga kaubayan. Sila po ang dahilan kaya bumabagal po ang pamulan ng Pilipinas. Kaya dapat na natin silang kukulit yung araw-araw, kukulitin na sila, sila kang maitim po na mga singit. So mga kaubayan, kumusta ang lahat? How are you today? Siyempre, before po tayo mag-start po ng ating talakayan ngayong araw, we'll gigisingin ko muna kayo mga kaubayan. Good morning po sa lahat, sa mga nagkakape dyan, sa mga nag-breakfast. Siyempre, good morning po, magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende po yan sa time zone ng ating lugar. And I'm hoping po mga kaubayan na okay na po kayo at wala pong sakit-sakit ang lahat. So isa po sa napag-usapan mga kaabayan, abay ito pong problema na nandyan po sa PCO at saka sa grupo po ng BBM Facebook page. Kasi alam nyo mga kaabayan, gusto ko talaga itong korte ng mga gunggong neto kasi ipinahiya nila si PBM. Ano yun Sir Ivan? Di ba naalala nyo? I think nakita nyo na po ito na merong report po tungkol sa inilabas po ng GDP growth ng Pilipinas na nag-rank number 1 na po yung Pilipinas mga kaabayan. Alam nyo ba na merong mali doon sa kanilang title? At ito ay kinuyog mga kaabayan siyempre ng mga anti-Marcos dyan, mga Lipores ni Lutang, kasi nga first and foremost ang mga Lipores ni Lutang at saka yung mga anti-Marcos, well, ayaw na ayaw talaga nila na magiging number 1 po, magiging rank number 1 ang Pilipinas sa pamumuno po ng isang Marcos. Ayaw na ayaw lang yung mga kaabayan at allergy sila dyan. Kaya lang meron pong fake news dyan mga kaabayan at ikukorek ko natin yan. Abay, ito talagang PCO, ito si Garafil, mamaya pipitigin ko yung yung tenga mo, pasaway talaga to eh. At saka ito si BBM. Well, explain ko mamaya mga kaabayan kung bakit sangkot dyan at involved dyan si Garafil. Isa rin sa tipag-usapan mga kaabayan ay ito rin, pagkakaso ni Katonying kay Maharlika. At last, meron na nagkaso sa kanya mga kaabayan na isang Marcos supporter. Kasi nga, naalala nyo, di ba, halos everyday, itong si Maharlika mga kaabayan, abay pakakala niya na siya po ay untouchable dahil nga nandun siya sa ibang bansa, sa US, kaya lagi siyang nainira dito at walang preno-preno ang kanyang mga bunganga sa mga paninira po sa mga Marcos supporter or supporter po ni PBM at saka ni FL Lisa Aranita Marcos. Well, dito mga kaabayan, sumabog na po at napuno si Katonying kasi kinasuhan na si Maharlika. At of course, isa rin sa napag-usapan mga kaabayan ay of course marami pang iba. Alam nyo naman si Sir Ivan, lagi po tayong meron mga dalang baon na mga pasawog po dito sa ating channel every time na meron tayong bagong ibinabalita at mga bagong vlogs. So of course mga kabayan, siyempre before po tayo mag-start po nating talakayan ngayong araw, well, shout out more natin ating kumustahin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na sa maas kayo ng kalagayan. Kumustahin rin natin mga kaabayan ang mga pinalangga rin natin na mga Marcos Loyalists. And of course, huwag natin kakalimutan, kumustahin rin natin ating mga pinalangga po na mga DDS all over the world. How are you today mga kaabayan? At lalong-lalo na, huwag natin kakalimutan, lagi kong sinasabi dito na pasalamatan ho natin ang Unitem supporters.
Kasi alam niyo na mga kabayan, ang Unity Team supporters po ay hindi nila iniwan hanggang ngayon. Si PBM, si Felisa Aranita Marcos at saka si BP Inday Sara. Hanggang ngayon, mainit pa rin po ang kanilang suporta sa Marcos Administration. Kasi alam niyo mga kabayan, hindi sila nakikinig doon sa mga paninira po ng mga anti-Marcos, sa mga paninira po ng Alipores ni Lutang, at saka of course dito rin sa mga paninira na mga piki na mga loyalista. Again, thank you so much po sa Unity Team supporters. At sa mga kabayan, siyempre pasalamatan rin natin ang ating mga returning viewers, mga solid supporter po dito sa ating channel, mga suki dito ni Sir Ivan, at of course, lalong-lalo na, thank you so much also sa ating mga new subscribers! Welcome to the family and thank you for appreciating our channel. So of course mga kabayan, bago tayo pumunta doon sa mga mainit na mga balita at saka doon sa mga medyo stressful lang konti, well, dito muna tayo sa balita po tungkol sa GDP growth ng Pilipinas kasi nga nag-rank 1 ito. Kaya lang merong konting fake news mga kabayan at i-correct natin yan dito. So, for more details, let's watch this! Pilipinas nangunguna sa projected 2023 GDP growth sa buong Asia. Samantala, inflation rate sa bansa ngayong taon nasa downward trajectory na ayon sa NEDA. Si Cresselyn Cataro magbabalita. Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang Pilipinas ay nangunguna sa buong Asia sa 2023 Gross Domestic Product Forecast na inilabas ng International Monetary Fund o IMF. Ayon kay Pangulong Marcos, nangunguna ang ekonomiya ng Pilipinas sa Asia sa 6% nitong projected GDP growth ayon sa World Economic Outlook na inilabas ng IMF nitong Abril. Kaugnay dito, tiniyak ni PBBM na lalo pang pagtutuunan ng pansin ng gobyerno ang mga hakbanging nakatuon sa pagpapaunlad ng ekonomiya para sa isang bagong Pilipinas. Sa pinakahuling ulat ng World Economic Outlook, itinaas ng IMF ang 2023 GDP projection ng Pilipinas sa 6% mula sa 5% forecast noong Enero. Batay sa ulat, nalampasan ng Pilipinas ang iba pang mga bansa sa Asia sa usapin ng paglago ng GDP. Ang India at Vietnam ay kasunod sa Pilipinas na may 5.9% at 5.8% na projection. Samantala, ang GDP ng China ay tinatayang lalago ng 5.2%, Indonesia 5%, Malaysia 4.5% at Thailand sa 3.4%. Samantala, inihayag ng National Economic Development Authority o NEDA na nasa downtrend na ang inflation rate sa bansa ngayong taon. Sinabi ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan na aktibong sinusubaybayan ng ahensya ang sitwasyon sa usapin ng inflation. Dagdag ng kalihim, ipinapatupad din ng NEDA ang mga kinakailangang hakbang upang matiyak na sa pagtatapos ng kasalukuyang taon ay makamit ang target na humigit kumulang 4% inflation rate. We are actively monitoring the situation and implementing the necessary measures to ensure that by the end of the year, we should be in our target of roughly around 4%, you know, 3.5 to 4%. Yeah. So we are on that downward trajectory already. Base sa government figures, ang inflation rate noong Marso 2023 ay lalong bumaba sa 7.6% mula sa 8.6%. Ito ay pasok sa inflation forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas na nasa 7.4% hanggang 8.2% at mas mababa sa media estimate ng private analyst na 8.1%. Una mga kababayan, ay hindi po fake news ang report na yan na rank number 1 na po yung Pilipinas sa GDP growth po sa economy natin. Hindi po ano yan, hindi po fake news yan kasi inilabas po yan ng World Economic Outlook kasi yung report niya mga kababayan ay international. Hindi po yung Pilipinas ang nagpapalabas po ng report na yan. Kung hindi po yan nagustuhan po ng mga pinklawan dito, mga Alipores na Lutang, sabi na fake news daw yan. Well, ang kukuyugin ninyo, yung ng report na yan, yung World Economic Outlook. Ngayon, kung tatanungin ninyo, Sir Ivan, saan ba dyan ang yung fake news? Kung napapansin niyo mga kabayan, rank number 1, Asia. Pero yung unang ipinost niya mga kabayan ay rank number 1 in Asian. Asian mga kabayan. Well, that is really a fake news. Kasi po, kung nakikita niyo dyan sa ranking ay nandyan po yung India number 2, nandyan rin yung China number 4, which is hindi naman kasama yan sa Asian mga kabayan. Wala po yan sa Asian. Iko-correct lang natin yan, yung India at saka yung China. Kasi kung titingnan natin dito sa listahan po ng Asian countries dyan sa Google, pwede nyo mag-i-google nyo mga kabayan,
Nandiyan po sa listahan yung Singapore, under po dyan yung Indonesia, Malaysia, Thailand, Cambodia, Philippines, Myanmar, Laos, Brunei, at saka yung Timor Leste. So wala dyan, klarong-klaro, wala po yung China at saka yung India. Well, sino ba ang gumawa ng unang report na yan sa ranking? Bakit nasama dyan yung China at saka yung India? Ang gumawa po ng report niya, mga kabayan, yung Photoshop picture, yung BBM Group. Take note, yung BBM Group, yung gumawa niyan. Alam naman natin yung BBM Group, mga kabayan. Siyempre, kasama rin natin yan, mga Marcos supporter yan. Pero sana man lang careful tayo dito. Kasi nga, yung malilintikan dyan, si PWM naman, tatawagin na naman sa itong fake news. Tinatawag nga tayo lagi ng mga fake news peddlers. Pero dito, napakalaki ng letra. Instead of Asia, ginawa ninyong Asian. Be careful po tayo sa mga letters dyan. Dito, bakit dapat nating pagsabihan itong si Garafin, makabayan, kasi nga dumaan rin sa kanya, hindi niya napansin. Bakit dumaan sa kanya? Ang iyang account po ni PBB, makabayan, even though yung verified account niya dyan sa Twitter, ang gumagamit niyan at ang humawak niyan hindi po si PBBM kundi ang PCO, makabayan, sa pamamahala ho yan ni Garafin. Abay, dito talaga may niwala na talaga dito na NBA pa talaga to si Garafin. Gusto niya ipahamak talaga si mga kabayan. Gusto niya ipahamak talaga si PBM. At talagang mapapahiya dito si PBM. Pero buti na lang, hours ago ay pinalitan na kagad niya, mga kabayan, yung report na yan or yung wallpaper na yan, at kinurek na ginawa ng ranks number 1 in Asia. That is correct. At mismong ipinost na rin yan doon sa Twitter account po ni PBM. Ngayon, alam nyo, pinick up agad yan ng News 5. Kasi kilala naman natin yung News 5, mga kabayan, kunting paninira lang o ikakasira po sa gobyerno natin, lalong-lalo na kay PBM, may pick upin kagad niya, mga kabayan. Ganyan po yung mga ok-ok po na mga news outlet. Sabi nito yung News 5, President Ferdinand Marcos Jr. on Friday drew flak. Drew flak means yung critics, mga kabayan, on social media after he touted the Philippines having the highest projected economic growth in Southeast Asia in 2023 but included China and India in the list of economies in the region. Yan nga, pinick up agad ng News 5, mga kabayan. And of course, ang iba, hindi ko pa nakita yung ibang outlet dyan, ang News 5 lang po. Pero at least kinorek na rin dito. Well, babalikan ko lang si Garafin. Itong si Garafin talaga, under the radar na talaga natin ito, mga kabayan. Idelikado pag hinahayaan natin yung ganyan. Inuulit ho natin, baka hindi ho alam ng karamihan, ang account po ni BBM, yung nagpo-post dyan sa Twitter at saka sa kanyang mga kabayan, sa kanyang Facebook, ang PCO po ang nag-control ho niyan, hindi po si BBM. Even though marami itong nakita po ng mga post ni BBM, pero mismo po ang PCO ang gumagamit niyan. So dapat pitikin natin minsan si Garafin. Ito si Garafin talaga, dapat mag-ingat dito. Even though yung unang may konting kasalanan itong, mga kabayan, yung BBM, pero dumaan kasi sa kanya. Bakit niya ipinupost kaagad? Bakit hindi niya ni-review, yung mga kabayan? Yun po ang problema at yan po ang fake news. But at least ito, na-correct na ho yan. Anyway, so congratulations po sa Pilipinas. Tingnan nyo, rank 1 ho tayo ngayon sa GDP growth economic sa buong Asia. So that is really, really a good news and good job po sa Marcos administration and good job po kay PBBM. So yan nga, balikan natin yung mga pinklaw, mga kabayan, kasi nga na-stress sila kanina. At of course, meron tayong example, baka sabihin nyo fake news si Sir Ivan . Merong nag-post niyan, ito nangangalan po na si nasaan na ba yon, yung si Zen Kizura, isang pinkla, mga kababayan, at maraming iba, pero example lang natin to. Sabi niya, is this true? Anong basihan ito? Hope someone can explain this, realistic ba ito? At dito po sa kanya mga post sa baba, mga kabayan, yan nga nagrarant ng lahat ng mga pinklawan, gusto nila na fake news yan, hindi yan makatotohanan, bakit naging number one yung Pilipinas, kung sabi na dapat daw silini na daw yung president. Dapat silini daw kasi may chance daw magiging number one yung Pilipinas, mga kabayan. Abay, ako talaga nahihiya, mga kabayan. Bakit na-mention na naman itong si Lini? Walang kwenta naman yun. Ano ba ang kakayahan ni Lini para paunlarin yung Pilipinas?
Sige nga, mga pinklawan, ano ba ang kagayahan ni Lini? Ito si Lini nga, attorney nga yan, iwala namang napainalo na kaso yan mga kabayan. Siya po ang attorney na walang kaso. Pero dito, at wala naman siyang kakayahan po na paunlarin or paunlarin nga yung Pilipinas. Walang kakayahan yan. Ang alam lang po ni Lini ay gagawin po siyang papit at gagawin siyang katatawanan. Nakikita naman natin niya mga kabayan, lately lang nga, sa panahon nga ng kanyang pangampanya, ginawa siyang karatista, ginawa siyang pinkacho, at lately ginawang samurai na hindi niya alam na bawal pala yun sa heritage po ng Japan, pero ginawa na naman niya mga kabayan. And lately pa rin, yun sabi niya, nagbabas lang daw si Lini, which is fake news. Ito pangagunggong talaga to. Tingnan nyo, gusto nyo ano, nilagay nila dyan sa baba, ano daw, Lini is the real president. Real president pa talaga si Lini. Gusto kong i-call out dito yung lagi pong nagpa-fact check sa atin dito, yung fake checker na yan, yung sa Facebook fake checker, ang pangalan marami ba? O diyan, saka dapat i-check nila kung totoo ba talaga na presidente itong si Lini. Huwag nilang hayaan po na makauto sila ng ibang Pilipino. Aba sabihin nila at saka sabihin rin ng ibang country na ay presidente pala talaga si Lini, kasi nakita natin diyan sa Twitter at nag flood na si Lini daw is the real president at hindi daw si PBM. Dapat nga i-correct na yan mga kabayan, at dapat i-block nila yan or talagang tatanggalin po yung mga post po ng mga Twitter account kapag merong nagpo-post ng ganyan. Agree ba tayo? Dapat hindi hayaan yan, kasi talagang literal na fake news yan. Lini is the real president. Hindi na presidente ng gonggong na yon in her dreams. Hey! So yun mga kabayan, dito na ho tayo sa issue po dito kay Maharlika versus Katon Ying. Kasi nga talaga ditong talagang uminit yung ulo ni Katon Ying mga kabayan, dahil nga merong nag-comment doon sa kanyang live, which is iba naman supposed to be ang kanyang topic supposed to be doon sa kanyang live mga kabayan, yung pag-usapan sana niya yung tungkol po sa papalit kay General Azorin. Kaya lang merong nag-comment doon na isang ok-ok din alipores ni Hitad, abay sinabihan niya yung tungkol sa 5 million po na laging pinagsasabi dito ni Hitad mga kabayan, na hindi daw makukuha po ni Katon Ying sa ABS-CBN daw or pagiging reporter niya. Abay talagang uminit ang ulo ni Katon Ying kabayan, at dito kinasuhan na pala si Maharlika. So for more details, let's watch this. Bago ko lang ituloy, pasensya na kayo at medyo sensitive ako ngayon . Ipasok ko nga ito sandali. Umpisan ko nga ito. Itong Nover de los Santos, 5 million leaking pera noon, di mo kikitain sa ABS-CBN yun. Tama ba, Tonying? Okay. Nover de los Santos, gusto ko lang sabihin sa'yo na inireklamo ko sa NBI si Maharlika, yung nagpapakalat niyan. At nung isang araw, anong araw dyan tayo nagpuntang Pampanga? Wednesday? Nung Wednesday, nag-file na po ako ng kasong cyber libel laban dun sa kay Maharlika. Sasabihin nyo, nasa abroad naman si Maharlika. Kahit na, pinailan po natin siya ng kaso at pinadalan po siya ng subpoena, ng kinauukulan, at formally ay nagharap po tayo sa kanya ng habla na cyber libel. Nover de los Santos, gusto ko sabihin sa iyo na ang isa po sa basis ng pinail po nating libel ay yung ipinagkakalat nitong babaeng ito, ha? Tungkol sa, ayan, 5 mismo. At sinasabi niya na may kinalaman. Okay lang sana . Kaya lang, nung sinabi po niya yung aking anak na may karamdaman noon, medyo foul na po yun. Kaya inihabla po natin siya. Ganun naman tayo . Hindi naman tayo maghahabla ng walang batayan. So, ikaw na, Ver de los Santos, kung sino ka man, kung totoong tao ka man, gusto mo ba sumama? Gusto mo ba sumama? Pwede rin naman. Wala din naman tayong problema doon. Gusto ko lang sabihin sa inyo na i-final ko na po ang demanda noong pong Miyerkules. Nanumpa na po ako, ganun. Sinumpaan ko na po ang aking complaint laban po doon sa babaeng iyon. Okay? Ganun lang 'yon. Kaya lang kung meron po kayong alam ba, tulad mo, Ginoo o Ginang ka ba, De Los Santos, kung meron ka mga
batayan dyan sa sinasabi mo na yan, okay. Okay tayo. No problem dyan. Pero oras na na malaman ko kung sino ka, baka gusto mong sumama. Ah, pasensya na kayo. Medyo kumpo ako eh. Medyo sensitive ako pag may kinalaman sa aking anak eh. No? Anak ko yun eh. Diba? Sabi nga natin eh, gagawin natin ng lahat para sa ating anak. Lalo na kung ang inaakusa sa atin ay walang katotohanan. Ayoko po sanang pansinin yan eh. Ayokong pansinin eh. Eh, kaya lang, nung dinamay na nila yung aking anak sa usapan, eh, ibang usapan na yun. Okay, Nober de los Santos, ha? Okay na ba tayo dyan? Yan ang sinasabi ko sa inyo, eh. Okay. Gusto mo ba? Nakapirmi lang dyan pangalan mo, aalisin ko. Okay. Pagka gusto mo, forever na lang yan yung pangalan mo. Pagka matapang kayo talaga, gayahin nyo itong amo nyo, yung idol nyo, at least yan nakaharap. Ano? Kaya lang, ang masama sa pinagsasabi niya, walang batayan. Kung meron siya sinasabi sa ibang tao, wala akong pakialam doon. Pero sa akin, at may kinalaman sa aking pamilya, ibang usapan na yon. Okay? Approve. Thumbs up. Kung nagkakaintindihan tayo, thumbs up. Yun lang yun. Ginawa ko lang yung papel ko para ipagtanggol ang aking karapatan at ang karapatan at kapakanan ng aking pamilya, lalo na yung aking anak. Okay? Hello, Zoe. Ayan. Hi, Zoe. Ayan. Hi, Helga. Ayan. Hi, Mami Celo. Okay. Move on muna tayo dyan, ha? Medyo nabusit lang ako doon. Kaumpis. Kababalik nga lang natin. Inaabangan nyo yung kanya. O yun nagsasabi. Hindi mo madidemanda yan dahil nasa abroad. Tingnan lang natin. Okay? Tingnan lang natin, mga kababayan. Basta tayo, happy tayo doon. Ito. Sinasabi niya. Ano ngayon? Nober de los Santos. Okay, Katoying. Sorry po. Ano ngayon? Mag-iingat kayo sa sinasabi niyo. Yun yung lagi kong nagmumukha na nga akong sirang plaka dito eh. Anong sinasabi ko lagi? At baka nabubusit kayo sa akin, mag-ingat tayo. Itong social media na to, itong internet, napakagandang regalo sa atin ito. Ito'y binigay sa atin para magkaroon ng pagkakataon na ihayag ang ating damdamin na walang sumasala sa atin. Basta may batayan. Ito po'y binigay sa atin para makaugnayan natin ang mga tao na matagal na nating hindi nakikita. Bigla mo na lang makakaugnayan. Pero hindi ito ibinigay na lisensya sa atin para mamerwisyo ng kapwa dahil natutuwa ka lang mambas. Paano kung yung gusto mong pagsalitaan, wala ka namang batayan, meron palang dinadala sa buhay niya. Katulad nung nabalitaan niyo ba yung isang sikat na K-pop artist, bagamat hindi naman siya ang una, yung si Moonbin ng Astro Boy, nagpakamatay, 25 anyos lang, mga kababayan. Alam nyo, ang isa sa mga tinitingnan ng otoridad, dahil sa kababas ng yung hate na messages na, alam nyo yung walang patumangga, itong mga nambabas na wala namang batayan, wala namang, nakisali-sali lang, ayun, nagpakamatay ang tao. Hindi natin sinasabing tama yung ginawa ni Moonbin at iba pang mga Korean artists. Ano? Mali po yun na kunin mo or take your own life. Hindi tayo may-ari ng buhay natin, ang Panginoon Diyos. Kaya lang, ang binabanggit natin dito, mga kababayan, baka itong ibinigay sa atin na regalo na tinatawag pong internet, social media, cyberspace, ginagamit na natin para mamerwisyo ng kapwa. Gusto niyo po ba yun? Pasensya na kayo. Nag-umpisa tayo ng ganito. Gamitin natin itong social media para magpalaganap ng siguro, pwede naman pumuna. Hindi ko sinasabing binabawalan tayong pumuna. Okay? Pwede tayong pumuna. Ang akin lang, gawin nating matuwid ang ating siguro maganda intention, di ba? Minsan kasi nadadala tayo ng damdamin natin. Meron ka narinig, natapangan ka. Natapang-tapang nun, sumali tayo doon, nakisali sa... Hindi po ganun.
Ang problema kasi dito mga kabayan ay itong si Hitad. Eh, marami siyang nauto po na kanyang mga viewers. Inuuto naman talaga niya at binibigyan niya ng fake news dito. Wala pong basihan yung lagi niyang sinasabi dyan sa kanyang mga live ni Hitad mga kabayan. Yung tungkol po na binayaran daw itong si Katunjeng ng 5 million. Pero alam nyo, yung katulad rin sa sinabi po dyan ni Gagong Lipunan, niya si Kaloy Roy mga kabayan. Sinabi niya na wala ho siya ang kanilang mga, yung kanilang mga paninira nila ay wala daw ibibigay sa ho yan. Bakit? Saan sila nakabase? Dahil na daw sa common sense. Dahil na daw common sense ng kababayan kahit wala daw ebidensya. Which is sarap na pitikin naman ng mga tinga na to. Anyways, alam nyo yung mga taong mga mababait ay napupuno rin yan mga kababayan. Dapat mag-iingat ho tayo. Lalong-lalo na yung mga viewers natin dyan. Lagi nyo sinasabihan si Raiba na bayaran daw ako ng mga Marcos. Eh bakit naman ko babayaran po ng mga Marcos? Hindi nga ako kilala ng mga Marcos. At lagi lang sinasabi yan araw-araw mga kababayan. Yan. Well, siguro it's an honor kung ma-meet ko in personal yung mga Marcos. So, totoo lang, kahit makamayan ko lang na makabayan at maka-selfie ko, abay, tuwang-tuwa na talaga si Sir Ivan dyan. Pero unfortunately, hindi nila ako kilala. Iniiral ko lang dito, mga kabayan, yung aking katapatan po para sa mga Marcos dahil po yan po ang aking nakikita sa kanila na sila po totoo yung mga Marcos ang ating solusyon or makapagpaunlad po sa Pilipinas. Yan po ang aking paniniwala. Hindi po bayaran si Sir Ivan. Pero dito si Katunya mga kabayan, abay napuno na talaga. At ito ikukorek lang ho natin. Kasi doon po sa kanyang live ay marami akong nababasa doon. Na mga basher pa rin, abay sabi doon sa kanyang sa mga comments, abay lumaki daw yung ulo ni Katunying dahil membro daw siya ng INC. Ikilala naman natin kung gaano po kalaki na grupo yung INC mga kabayan or Iglesia ni Cristo. Well, i-correct ho natin yan. Wala hong kinalaman yung INC dyan. Ang laban po ni Katunying versus Marlica ay personal niya na laban mga kabayan at hindi kasama dyan yung INC. I-correct ho natin yan. Alam ko, nandito yung mga Alipores ni Lutang at lagi nilang Alipores ni Lutang, Alipores nga pala ni Hita. At lagi lang sinasabi niya mga kabayan. Well, alam nyo, dapat be careful tayo sa mga comment ninyo. Kasi alam nyo mga kabayan, kahit na hindi kayo, lalong-lalo na kapag totoong pangalan ninyo ang ginagamit ninyo at naninira kayo ng isang vlogger, sinasabihan nyo ng mga bayaran, that is very libelous talaga mga kabayan. Pero alam nyo, itong si Marlica, swerte niya, kasi nga tungkol dito kay Felisa Aranita Marcos, hinahayaan siya mga kabayan. Napakaswerte talaga kasi iniisip niya na baliwain lang siya dito kasi nga yung mga Marcos mababait. Pero dito kay Katunying, inuulit ko, yung mga babait na mga tao ay napupuno rin yan mga kabayan. So dapat lang antabayan na natin to, yung tungkol po sa pagkakaso ni Katunying dyan po kay Marlica para magtino mga kabayan. Hindi niya dapat ina-underestimate dito si Katunying. Bakit? Hindi ba niya alam, si Katunying ay isa ho yan sa mga highest paid. Isa ho yan sa mga richest rin na mga vlogger. Kasi matagal ho yung reporter si Katunying mga kabayan. At matagal nagtagal rin doon sa ABS-CBN. At ngayon, nandyan pa rin siya sa mga network media. At isa rin vlogger. Kilalang kilala na vlogger. So wag nyong i-underestimate yan si Katunying kasi marami rin yung mga koneksyon. Ang sasabihin dito, nakikita natin na may pera talaga si Katunying mga kabayan. Bakit? Kasi yung pagkakaso nga dyan sa Pilipinas ay kailangan mo na ng malaking pera. How much more kung magkakaso ka na isang tao international doon sa ibang lugar mga kabayan? Meaning, marami ka talagang pera. Okay? So dyan sa mga bashes natin, be careful naman tayo kung ayaw nyong makakasuhan. Well, anyways, si Raiban, mabait naman ako eh. Nangasal lang ako eh. Sila lang yung galit sa akin. Anyway, nick ninyo. Anyways, bago tayo pumunta doon sa ating next topic mga kabayan, kasi nga meron tayong topic tungkol ito sa gobyerno kasi meron tayong tutulungan mga kabayan. And of course, tungkol rin doon sa data leak or data breach na issue, pag-usapan rin natin yan. And of course, before that, siyempre, shout out more natin at yung mga silent viewers at yung mga viewers po na hindi nag-skip ng ads, Sir Ivan, thank you so much. Siya ka pala, shout out more natin, unahin natin yung mga channel members natin kasi mukhang yata nakalimutan ni Sir Ivan.
channel. I'm sorry, very very sorry. Kasi meron ho tayong mga channel members, mga kabayan. 9 na ho sila lahat, 9 lahat. And thank you so much. Ano, dyan, kasama natin dyan sa mga channel members. Kung meron kayong nababasa na pangalan dyan sa mga comment section, kasama natin si Marichi Swiss, channel members rin si Russell Tiroel, si Pusong Inami o si Queen, si Bia Bibar, si Samuel Membrado, at saka si Dals Music Vlog, si Florante Subrepina, at saka si Mel Grace Holmes, mga channel members natin niya, mga kabayan. And of course, lately lang, merong bagong napamember rin sa atin, si Ma'am Fe Escalante. So kung sino po dyan na mga interesado rin na sumali rin bilang channel members natin para sa ekonomiya ng channel natin, meron pong join dyan sa baba. Anyway, chat rin natin si Ma'am Maricres Hernandez from the Queen City, North Carolina, USA. Nandyan rin si Kuya Ulay, kasama rin natin si Edgar Canonigo, at chat daw sa kanyang misis na si Josephine Martinez na nandyan sa Bacolod. Hi to Auri Antonio TV, kasama rin natin si Raul Balyarta, Wilma Balabanan from Winnipeg, Canada, Andrea Giong, nandyan rin si Feli Germany. Hi to Milagros Derelo, si Jeline Quiazon, Margaritas Iglesias, si Bergie Unggang, nandyan rin si Rales Carlinga, si Leonardo Astillero, nandyan rin si Maria Mendeciplon, si Nonoy Florin Hills. Hi to Dolores Clinton na nandyan sa Wales, UK. Hi to Andrea Ina or Andre Ina. Hi to Arcele Givero, Ilocanang Kuripot daw. Nandyan rin si ang pangalan dito, si Marlene De Los Santos, nawala yata. And hi to Elma Banyaga na nandyan sa Rome, Italy. And hi to Ems Magdael from Numancia, Aklan. And of course, shout out rin kay Nuri Tabuyo. And of course, mga kababayan, dito na ho tayo sa issue po ng ano ng sa issue po ng yung data breach, yung nahack, mga kabayan, ng mga government agencies natin diyan sa Pilipinas, 'di ba, na mention doon yung NBI, yung PNP or kapulisan natin, yung BIR. Pero alam niyo, mga kabayan, merong inilabas ngayon na isang in-update ho nila na yung nahack nga pala ay yung kapulisan lang, yung PNP, mga kabayan. Ang iba ay hindi pala yung nahack. So for more details, let's watch this. Ano po ang reaction ninyo hinggil po dito sa issue ng data breach? Abay, sabi, milyon-milyon ng mga personal records ang nakompromiso, na naglalaman nga ng mga fingerprints, birth certificate, at education transcript at iba pa. Ano po ang reaksyon nyo hinggil po dito? So, 1.2 million, so mahigit 1.2 million yung data na nakalagay daw sa mga servers ng mga government agency. Pero sa mga pag-aaral ngayon na ginagawa, tama yung sinabi ng BIR na hindi sila na-hack. Tama din ang sinabi ng NBI na hindi sila na-hack. So ang ibig sabihin nito, lahat ng mga, all fingers now are pointing to the PNP. Server ng PNP yung pinaghihinalaang na-hack. At sa tingin ng mga cybersecurity professional, yung recruitment system ng PNP ang dahilan ng data leak. So kaya meron siyang mga NBI ID, meron siyang BIR at PIN ID, dahil ito yung mga requirements at mga documents na pinoproseso ng PNP recruitment. Mm-mm. Sa tingin ho ba ninyo, Sir Art, panahon na, dahil nga dito sa issue na ito, alisin na yung pagre-require, no, ng NBI at police clearance? Ay, sabi nga ng isang politiko, di ba, irrelevant na daw yan. Mm-hmm. Yes, sir. Oo. So, ako wala, neutral ako sa bagay na yan. Mm-hmm. So sa tingin mo, ano mang mangyayari nito? Ano yung magiging recommendation po bilang isang IT expert? Lalo't nagkaroon ng data breach. Maiiwasan ho ba ito? Ang nangyari kasi, sa tingin ng karamihan ng mga nag-aaral dito, ang nangyari parang misconfiguration. Mm-hmm. So ibig sabihin, nagkamali lang yung tao, human error, nagkamali yung tao at hindi nalagyan ng password. Mm-hmm. Yung mga bagay na dapat lagyan ng password, kasi yung security researcher sabi niya passwordless database yung napuntahan niya. So ibig sabihin nito, may isang tao nagkamali, pwedeng Tagaloob, pwedeng third party o supplier ng
ng TNT recruitment na kailangan managot sa mga nangyaring ganito dahil, well, malaki-laki din yung data na nawala. Ang tanong ngayon, paano naman yung assurance naman sa mga kababayan natin na talagang hindi makokompromiso ang kanilang personal data? Alam po ninyo yung kanilang pagtitiwala, paano po yun? Oo, walang assurance talaga na safe yung data. Dapat talaga sundin lang yung best practices sa internet, sa cybersecurity, saka sa computing. Kasi kung gagawa ka ng database, sa best practices, dapat kung may database ka, nai-access sa labas, dapat may password. Ito hindi nalagyan ng password. So it's human error, pero napakalaking human error. Merong data privacy violation na dapat pag alam mo kung biktima ka dito, so kung nag-a-apply ka pagka-police, malamang biktima ka, magreklamo ka sa National Privacy Commission at tutulungan ka ng National Privacy Commission tungkol dito. So ang problema ay nasa loob ng PNP. Tama, Sir Art? Oo. At ngayon, meron tayong tinatawag na SIM registration. Paano naman po yan masisecure na hindi magaya dito sa nangyari sa PNP? Sa tingin ko, mas safe yung SIM registration kasi hindi ang gobyerno ang mangangalaga ng mga data natin. Ang mangangalaga ng mga data natin, ang mga telco, hindi ang gobyerno. Kung kailangang may reklamo halimbawa tungkol sa SIM na yun, kailangan ng court order bago i-release ng telco ang isang number, information tungkol sa number na yun. At kung titignan mo yung batting average ng mga security incidents, yung mga telco natin, wala sila sa limelight pag mga security incidents. Kasi ibig sabihin, wala silang problema sa security. So karagdagan po sa update na yan, mga kabayan, nabasa ko kanina sa doon sa isa po sa mga news outlet na itong issue po ng data breach diyan sa PNP ay dadalhin daw yan sa Senado, mga kabayan, at magkakaroon po dito ng hearing. Kasi dapat lang merong papanagutin yan. Alam nyo naman, 1.2 million po na impormasyon na kuha galing sa PNP at nandyan po yung mga BIR number or any mga credentials na galing po sa atin, abay gagamitin ho yan ng mga scammer, mga kabayan. Kasi nga itong mga scammer ngayon, nag-double time na ho sila dito na makuha ho sila ng mga impormasyon dahil nga malapit po natatapos dito yung SIM card registration at unti-unti na rin nag-high-tech ngayon ang ating mga ehensya. So dapat lang merong mananagot dyan, baka inside job, mga kabayan. Hindi talaga, hindi imposible at hindi malayo po na merong inside job dyan nangyayari po dyan sa PNP kaya nag-leak po yung mga informations natin. So anyways, bago tayo bumunta doon sa ating next topic, isa rin natin, mga kabayan, si Sir Roel Malonzo na nandyan po sa Jasan. Hi to Lolex Gabo from Morong Rizal. Hi to Benji Somailo. Kasama rin natin si Rodolfo Rabor. Hi to Rafi Rabor at Minang Ranyada of Tansa, Cavite. Shout out rin natin si Romeo Alensunorin. And happy 40th birthday kay JR Alensunorin na nandyan sa Los Baños, Laguna. Hi to Shane Sival of Laguna. Shout out rin natin si Helen Cabayao from Toronto, Canada. Hi to Maria Lourdes Chan nandyan sa Malaysia. Greetings come from Ati Vanji Atienza ng Caloocan. Hi to Hernan Seniza. Shout out daw sa Vincentian 74. May pagtipon-tipon ngayong April 24. And of course, happy birthday rin kay Noel Narasida. Birthday niya mamaya April 22. Again, happy birthday po kay Sir Noel Narasida. Okay, dito ito, mga kababayan. Kasi merong nanawagan po na isang grupo tungkol dito sa single-use plastic. Nanawagan sa mga kababayan kung sana ititigil na po yung paggamit natin dyan ng plastic every time po na magmerkado tayo or mag-grocery tayo. Di ba plastic ang ginagamit, mga kababayan? Sana i-ano natin yan, itatanggalin na ho natin yan. Kasi alam nyo na, mga kabayan, isa po sa nagkukos ng climate change dyan sa earth natin, ito ring plastic ang isa sa dahilan. Lalong-lalo na kapag sinusunog yung, mga kabayan, nagkaroon ng carbon dioxide at saka
doon sisirain niya yung ano yung layer natin diyan sa ano sa earth natin, eh diyan problema ka bayan. Kaya na kung napapansin niyo na umiinit na unting-unting umiinit ngayon ang Pilipinas, 'di ba summer? Meron ngang report kayo na or balita na umabot na daw ng 39 Celsius ba yun yung init ng ano diyan sa Pilipinas. Kasi nga nagka-climate change mga kabayan. Well, no worries dito sa ano sa Saudi Arabia kasi sanay yung Saudi Arabia sa init mga kabayan. Is from since pa noon talagang mainit talaga yung Saudi, pero lately lang sa mga taga Saudi diyan, nandito sa Riyadh, nandiyan sa Dubai, sa Qatar, I'm not sure sa Qatar, ha? Sa Qatar ha. Pero alam nyo, yung Saudi mga kabayan, may project ko sila. So sabi nila, projected nila by 2035 ay magkakaroon na sila dito ng green mga kabayan. Meaning, proyekto nila na marami ng mga grass po or mga Bermuda na tumutubo sa mga lugar. Kasi nga dito mga kabayan, hindi mo masyado makita dito yung mga puno. Totoo lang, alam ho yan na mga nandito po sa Saudi. Pero may ginawa ho silang isang cloud seeding mga kabayan. Cloud seeding. Ito po yung artificial. Meron silang aeroplano na ginagamit. At pupunta sila doon sa mga clouds. Nilalagyan nila ng mga salt mga kabayan. Yung hindi po normal na salt ha, o asin. Kasi ano siya, special po siya na salt. At saka, ang gagawin nila dyan mga kabayan, ilalagay nila dyan sa mga clouds. So, yung clouds na yan ay magkakaroon po ng tubig at hanggang uulan mga kabayan. Kung napapansin nyo, mga nandito po sa Saudi Arabia, umuulan every other day. Hindi po yan nangyayari noon. Mga lately na lang yung mga kabayan kasi nag-start po sila, I think, year ago na ba? Kasi nga, artificial po na ulan yan. Ang tawag dyan ay cloud seeding. So, dyan po sa Pilipinas, sana magtulong-tulong po tayo na dapat ay titigil na natin ang paggamit po ng plastic. So, for more details, let's watch this! Narawagan ang isang grupo ng kabataan sa publiko na wakasan na ang paggamit ng plastic na siyang labis na nakakasira sa ating kalikasan. May ulat si Rod Lagusa. Sa pagdaan ng panahon, hindi maikakaila ang problemang dulot ng single-use plastic. Nagkalat na basura ng plastic kung saan-saan, sa kalye at maging sa mga ilog dahil sa minsanang paggamit nito. Ngayon, patuloy ang panawagan ng pagtigil na sa paggamit ng single-use plastic, lalo't may mga alternatibo naman dito. Isa na dito ang Plastic Free Future Youth Forum na isinagawa ng Climate Change Commission at Greenpeace Philippines ngayong araw sa Quezon City Hall. Ayon kay Climate Change Commission Secretary Robert Borre, tuloy-tuloy ang ginagawang programa at polisiya ng pamahalaan kaugnay ng isyu ng plastic. We already have the extended producer's responsibility which sets out the time frame for the transition ng ating mga industriya na nagpo-produce ng plastic. So it's going to be from 20% to 80%. Pero ang hinikayat natin, these are a broad framework. Nothing stops our industries from doing so much more. Anya, ang mahalaga dito ay may mas malaking sense of responsibility ang mga ito. Bukod dito, may penalty at multa rin sa mga hindi susunod dito. Pagdating naman sa pakikiisa ng kabataan sa panawagan kaugnay ng pagtigil na sa paggamit ng single-use plastic. Kailangan talaga natin sa issue ng climate change at kasama na ang pollution at lalo na yung nanggagaling sa plastic, kasama natin ang youth. Kasi itong mga problemang ito ay hindi natin masosolve in the next year or in even 5 years or 10 years. It will really go to the next generation dahil ito ay long-term problem at kailangan din ng mga long-term solution. Dagdag niya, may mga kabataan na may awareness o kamalayan na patungkol sa issue at kasama sa paghanap ng posibleng solusyon. Yung youth natin ngayon is the largest generation of young people in history. So importante talaga that they get on board and start acting on the crisis of plastic pollution and climate change. Yung pinaka-importante is that they lead and involve their community in taking on good solutions kagaya ng reuse and refill, kagaya ng pag-demand and humingi ng mga strong na mga policy. Kaysa sa panawagan ng pagtigil na sa paggamit ng single-use plastic ay ang Quezon City LGU at si Senate President Pro Tempore Loren Legarda. We know it's not easy to be an environmental activist or an advocate for environment. It takes a lot of time, effort, integrity, and an overhaul sometimes of lifestyle choices to be eco-friendly.
In fact, if you really want to make a change in the environment, it has to start at home. Aside from effectively managing our waste, we must also stop the importation and the production of single-use plastics. Beyond looking at this from a waste perspective, we must also look at plastics as fossil fuel products and how the whole plastic life cycle contributes to carbon emissions. Sa huli, nasa bawat isa sa atin ang solusyon na makatulong sa pangangalaga ng ating kapaligiran at maiwasan ang problemang maidudulot nito sa atin. Ako po'y nanawagan, mga kabayan, doon po sa ating mga viewers na nandyan po sa mga marketplace so natin, may-ari po ng mga tindahan, sana be a role model tayo. Tulong-tulong tayo, mga kabayan, huwag na tayong gagamit po ng plastic. Kasi alam nyo naman po kung gaano magbigay ito ng problema po sa kalikasan natin, yung plastic na yan, sana tulungan rin natin ang gobyerno natin, iparaho yan sa mga future natin, sa ating mga anak, sa ating mga apo, at sa mga future generations, nakatulong talaga na hindi na gagamitin yung mga plastic kasi nakasira ho yan sa kalikasan natin. So magtulungan tayo, mga kaubayan. Okay, so bago tayo pumunta doon sa topic natin tungkol kay Remulla, kasi si Remulla, mga kaubayan, mukhang nagsisunungaling dito. At bago tayo pag-usapan yan, shoutout mo natin si Ma'am Leticia Vidal. Nandiyan rin si Eduardo Cortez, and hi to Art Espihon. Kasi alam nyo, si merong balita ngayon. Sinabi ito ni Remulla, ni Sec Remulla, na si DJ Bantag o General Bantag ay may balak na daw na sumuko, mga kabayan. Pero mukhang nagsunungaling dito. Bakit? Mamaya ipapakita ho natin yan. So, for more details, let's watch this. Inihayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na may balak ng sumuko si dating Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag. Samantala, halos 600 persons deprived of liberty nakalaya na. Si Cherry Light magbabalita live. Cherry, magandang gabi. Kyle, magandang gabi. Tiniyak ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na sa bisa ng hold departure order ay hindi na nga makakalabas ng bansa si dating Bucor Chief Gerald Bantag. Aminado si DOJ Secretary Boying Remulla na natatagalan ang paghahanap kay dating Bucor Director General General Gerald Bantag ay dahil sa pagtatago nito sa mga otoridad. Alam mo, ang tao pag guilty, iiwas yan. Pag walang kasalanan, madaling humarap yan eh. Kasi may paniniwala na paabsolado sila. Yan ang ganun naman makadalas yan. Yung mga ayaw lumapit, ayaw humarap, meron talagang problema yung mga tao yan. Sa isang panayam, kinumpirma ni DOJ Secretary Crispin Remulla na nasa watchlist na ng Bureau of Immigration si dating Bucor Director General Gerald Bantag. Ibig sabihin, mahirapan ang lumabas ng Pilipinas ang dating opisyal. Automatic po yun, automatic. Pagka nag-issue na warrant of arrest, dumarating kagad sa immigration yan. Meron pong kopya ang immigration. Sa ngayon, tinitiyak din ng kalihim na bago pa man ang HDO ay nananatili pa din sa bansa si Bantag. Ilang linggo lamang matapos magpalabas ng warrant of arrest ang Muntinlupa RTC at Las Piñas RTC laban kay Gerald Bantag para sa mga kasong murder. Si Bantag ay may balak na raw sumuko. Ito ay ayon mismo kay DOJ Secretary Remulla. Ayon sa kalihim, tumawag si Bantag sa isa sa mga kasama nito sa kabinete at nagpahayag ng intensyon na sumuko. He spoke to one of my colleagues in the cabinet to say that he may wish to surrender. That's why we are not pushing for law enforcement to hurry up the process. But of course, it is the job of law enforcement still to enforce the warrant of arrest. Tumanggi naman si Remulla na ibigay ang identity ng kabinete na ito. Pero punto ni Remulla, sadyang mahirap magtago kapag may warrant ka na. Alam mo, mahirap magtago. Mahirap magtago sa batas. It should be very difficult. I would say it's difficult.
Matatandaan si Bantag ay ipinaresto base sa bisa ng arrest warrant na inilabas ni Presiding Judge Henergitong Branch 206 sa Muntinlupa City Regional Trial Court at walang inirekomendang piyansa. Si Bantag at New Bilibid Prisons Jail Officer na si Ricardo Solueta ay unang sinampahan ng kasong murder kaugnay sa pagkamatay ng presong si Cristito Villamor Palanya na naging middleman umano sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapi. Ang nakakaduda mga kabayan, bakit ayaw pangalanan po ni Sekre Mulya kung saan yung sinabi niya na merong gabinete na tinawagan daw ni General Bantag mga kabayan, bakit ayaw niya mabanggit? Na baka simple na naman, for confirmation na naman yan at walang problema naman yan, walang mali siya mga kabayan. Kahit malala, tumawag dito si Bantag dito sa kabinete to, di ba? Wala namang problema yan. Pero alam niyo mga kabayan, tinanong po yung abogado po mismo ni General Bantag. Tinanong siya kung ano may alam sa dito, pero alam niya kabayan, hindi niya magbagay, hindi niya dininay, hindi niya sasabihin kasi wala daw siyang alam mga kabayan. Si Attorney Balisong, wala pong alam kung tungkol dito sa plano ni DJ Bantag na susuko. Alam naman ho natin na si General Bantag mga kabayan ay nag-iingat ho yan. Kasi malaking problema rin naman. Totoo talaga, alam ko malaking problema rin kapag susuko itong si General Bantag dahil alam ko talagang kukuyugin siya doon mga kabayan at tagot-tagurin siya doon sa Bucor o sa Selda kasi nga maraming galit rin dito kay General Bantag. Diba? Alam natin yan. So walang plano po itong si Bantag na susuko. Makikita naman natin yan. Sabi pa nga ni Gagong Lipunan, common sense kahit walang ebidensya. Diba? So sana mapakita lang ho dito sana si Bantag. Kasi mahirap po talaga mga kabayan na magtago-tago ka dito sa mga kapulisan natin, hinahunting ka na, malaking problema rin yan. Tingnan rin natin dito at saka let's see kung ano po ang magawa po dito ni Bantag mga kabayan. Fingers crossed, hopefully malampasan niya ito. So anyways, inulit natin, walang alam po si Attorney Balisong tungkol sa plano ni Bantag na susuko. So kung nakaabot ka po sa portion nito mga kabayan, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang ma-subscribe. At before po natin tatapusin po ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Lord, thank you for this new morning. Thank you for the gift of life and your continuous love for me. I pray for your protection and guidance. I entrust my family to you. I can protect them, but I can cover them in prayer. May you bless this ahead. In Jesus' name, I pray. Amen. So maraming salamat mga kabayan. And I hope to see you again on my next video. BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, ang presidente at ang bisi na mahal ang masa.